So yun mga Rigma, sa magpapalang araw po muli sa inyo. Welcome back ulit sa ating Mundi YouTube channel. So bago tayo mag-umpisa, pasalamat muna tayo dun sa mga silent viewers natin, sa mga solid na subscribers na hindi nag-skip ng ads, at dun sa mga kaibigan natin na mga vlogger na patuloy na nagsusuporta sa atin, kay Kuya Marvin TV, kay Mix ni Kuya, yung idol natin, at si Mix Vlog Builders, Fix and Review, Miss Kurima Vlog. Maraming salamat po sa inyo. At saka kay ang kapwa din natin, construction worker, Padigma din, inspiring worker. Maraming salamat idol sa walang sawang suporta. So ngayong araw mga Padigma, sishare natin sa inyo. Madalian lang ito ng pag-vlog para at least kahit paano makapag-share tayo sa inyo ng kalaman. So ngayong araw, sishare natin sa inyo yung pag-layout ng plastering. Yan yung pagpa-plastering natin ng mga wall dito sa isang bahay. So, samahan niyo po ako pagkatapos nito ng intro. Pangabuhi TV, halika. Gaya ng sinabi natin sa inyo kanina, i-share natin sa inyo itong pag-layout, kung paano nga ba yung pag-layout ng plastering, yung tamang pamamaraan kapag nagkuha ng eskwala. So, marami kasi sa mga katikman natin, lalo na yung mga baguhan, inakala nila kapag andyan na yung wall, pa-plastering na lang nila, okay na. Pero hindi po yun yung tamang proseso sa pag umpisa sa pagpa-plastering. So ngayon, tuturo ko po sa inyo kung paano yun. So unang-una mga katigma, itong area kasi na to, kung napansin niyo sa mga nakarating vlog, may tinatawag tayong grid line. So lahat po yan, nasa eskwala na rin yan mga katigma. Hindi naman tayo lahat ng oras perfecto yung trabaho. So may pagkakataon na kahit sinabi na natin inumpisa natin ng tama yan, iniskwala natin ng maigi, may pagkakataon talaga na nag-iba yung sukat. So nawawala sa eskwala, lalo't iba ang gumagawa. So doon po pumapasok yung sinasabing i-check natin ulit yung eskwala ng bahay kapag nag-start na tayo. So wag din po natin kalimutan mga katigma, bago tayo mag-plastering, basain natin ng maigi yung kader para makapit yung plastering natin. May iwasan natin yung pag-angat ng mortar ng plastering. Ayan. So ayan, lagi nating tandaan na kapag nag-umpisa tayo, lagi nating i-check yung gagawin natin kung nasa eskwala ba. So isa po ito sa palagi nating isinishare sa inyo, yung tamang pamamaraan kapag nagkuha ng eskwala. So meron tayo dito mga katigma, kung mapapansin nyo may plywood tayo dito na nilagay. So yung plywood kasi na ito mga katigma, eskwalado yan. So naglagay tayo ng tansi, itong tansi na to, yan yung may pako na yan, papunta yun doon sa area na yun. Yung sukat nyan galing doon, parehas yan doon sa hollow blocks tsaka papunta rito. So patry natin, sukatan nyo nga bro. So doon ka lalim. So pakita natin dito bro, sa dulo bro, dito ako nagkunin dulo doon kasi lalim. So kukunin lang natin yung tamang sukat yan mga katigma sa hollow block. So dito meron tayong ditong 234 centimeter. Kaya bro, ikon bro para makita tutok hollow block to. Ayan, may 234 cm tayo dyan. Tapos kailangan mga katigma, yung doon sa may dulo na to, yung dito, kailangan 234 cm din siya. Ano ba? 234 cm din siya. Ayan. So, ayan, yun yung lalagyan natin ng plywood. Ang area na yan mga katigma, kailangan, itansyahin lang natin na tumama yung dulo nitong plywood tsaka yung doon sa area na yan, kailangan tumama siya. Tapos tsaka natin lalagyan ng paganon na kailangan nakatama din siya dito sa area na to. Ayan, mas maganda kasi na medyo may siwang siya para at least ma-control natin. So ayan, medyo may siwang din siya dito. Ayan. So kung anong sukat niyan, pasukat nga bro, kung anong sukat niyan doon sa dulo, may tansi lang to. Oh, yan. Layout natin. Oh. Kinuha na natin yung layout niyan. Kung anong layout natin diyan.
100.5 yun eh. 148.5. So may 148.5 tayo dito. Tapos doon, kailangan 148.5 din. Ayan. Yung tansi, sapat. Ayan, 0.5 tama. Yan, 148.5 dyan. Lahat ng wall na to dito, ito yung pinaka marking point natin, yung tansi na yan. So kailangan yung galing sa puste na yon, saka galing sa puste na to, ang sukat niyan 148.5, yung galing naman dito na isang side 148.5 din, 148.5 din doon para pare-parehas siya. So ito yung tansi na to dito papunta doon, diyan din natin kukunin yung bawat span niyan, yung dalawang span na to, para pare-parehas yung sukat niya. So hindi na tayo kailangang mag-adjust. Kung nalagyan na natin ang tansiyan mga katigma, yung ilalim, yun na yung hulugan natin. Doon tayo kukuha ng sukat sa ilalim para kung ninipis ba o kakapal yung taas natin. So yung pinaka-marking point na naman natin pagdating sa wall, yung sinukatan natin galing dito sa marking point natin na iniskwala natin dito sa plywood na to. So yan na po yung proseso niyan. Tapos yun, ganyan na rin, hulugan na rin ulit. Yung sukat niya, kailangan doon tayo manggagaling parati sa ilalim. So hindi na natin kailangang i-adjust yung ilalim kasi gawa nga yung marking point na pinagkuna natin, ito. Yan, yun, doon lang tayo parating mag-adjust. Kailangan na sa hulog yan. Kung anong sukat sa ilalim, ganun din yung magiging sukat natin sa taas kapag naghulog tayo. Para nasa hulog yung plastering natin, tsaka hindi siya nawawala sa eskwala. Kasi karamihan, ito ang nangyayari kapag nag-tiles na, nagkakaroon ng problema kasi hindi patay-pantay yung tiles. May malaki sa dito sa area na to. Tapos pagdating naman dun sa area na to, malaki yung siro. Hindi kayo maliit. So, ayan. So, mag-start na sila ng plastering. Nali-out na rin natin yan. Nilagyan na natin ang mga tansi at mga katigma. So, yung kapal nito mga katigma, yung baka makalimutan natin, 2cm to mga katigma. So may area na 2.5, pero okay lang ito kasi nasa standard naman siya ng kapal para sa interior. Yan, so yan na po muna ngayon mga rigma. Naway may napulot po yung galaman sa video na ginawa natin. So bago tayo mag-hiwalay sa mga tinapos itong video at yung gusto sa mga construction tutorial, naway i-click niyo po yung subscribe button tsaka pa-pindot na rin ang all sa notification bell para mag-update kayo sa mga video na gagawin natin. So yan na po muna ngayon mga rigma. Maraming maraming salamat ulit. Mabuhay po kayo at God bless you po sa inyong lahat.